mga ka-Jansky, kumusta po kayo? So anyway, this morning ay meron na po tayong napaunang upload. So kung na-miss niyo yun, ay pakicheck na lamang po dito sa ating channel. At sa araw na ito ay meron naman po tayong i-share sa inyo ng mga bagong pampaswerte na kung ikaw ay mahilig sa mga gatong usapin, well, ang video na to ay para sa'yo. Pero kung ikaw naman ay medyo nega at naku-curious lamang, pakiskip na lang po ang video na to dahil masasayang naman po ang inyong mga oras kung hindi ka naman naniniwala, okay? Maghanap na lang po tayo or kayo ng ibang content sa channel, sa ibang channel na kung saan mas kayo po ay interesado. Para lamang po ito sa mga taong naniniwala, alright? Sorry. So anyway, huwag na natin pahabain to without further ado. Let's start now. Welcome back mga ka-Jansky. At bago natin simulan, ay gusto ko lang i-shoutout itong si Madam at saka ang kanyang ikinoment, si Ma'am Shandy Martinez. Good PM, Madam. Palagi ko po inaabangan. Ikaw, kasi po, totoo talaga. Kasi maniwala ka lang at pray din. Salamat, Madam. Well, salamat din sa iyo, Sisay. At nagustuhan ko yung comment. So, lalang. So, nakaka-inspired lang na makabasa ng mga ganyang mga comment, mga ka-Jansky. At syempre, mas lalo po tayong magaganahan na mag-share, di ba? Kung meron po tayong napapasaya at na nakakatulong po tayo, mga informative na mga gaitong mga pampaswerte. So, anyway, napakasimple lamang po ang ating gagawin for today. Gamit lamang po ang inyong mga bigas, okay? Ito po ay alam naman natin sa mundo ng magic na ang bigas din ay ginagamit din natin bilang pampaswerte. Dahil ito po ay symbolizes as good life and abundance. At nagbibigay din ito ng kasaganaan sa buong pamilya. Di ba nga po sa pamahiin na talagang bawal po na maubusan po tayo ng bigas. Dapat po laging puno po yan para lagi pong sagana ang ating pamilya. Dahil po lagi po tayong nauubusan at lagi pong nawawalan. So, yung ating mga blessings parang hindi ganun magdagsaan. Yun yung paniniwala ng ating mga matatanda. At kung tayo po ay naglilipat, di ba? Sa una pong mga bagay na pinapasok natin sa pamamahay para puswertehin ay, di ba, yung mga asin at ang bigas, yung mga ganun. Hindi talaga nawawala dyan yung mga asukal. Dahil ito po ay mga pampaswerte. Sa ritual na ito ay gagamitin po natin ang ating mga bigas. So maganda lamang po kayo ng lalagyan, kahit anong pong lalagyan, mga bowl, mga plato, mga karapon mga ka-Jansky, baso, basta't kahit anong lalagyan ay pwede nyo pong gamitin ito, okay? Maglagay lamang po nito sa inyong, halimbawa kung baso ang gagamitin natin or bowl, maglagay lamang po nito sa ating mga bowl, okay? Kahit na hindi po yung punong-puno, kahit yung tamang-tama lamang po. Nalagay na po natin yung ating mga bigas sa ating mga bowl mga ka-Jansky. So gagawin po natin yan sa araw na tayo po ay napaka-positibo po natin. Tayo po ay masayang-masaya na talagang yung energy natin ay to the highest level na tayo po ay positibo na kung anuman ang gagawin natin ay talagang ini-affirm natin na mangyayari talaga. Meron po talagang araw na ganun, okay? Huwag po natin gawin itong ritual na ito kung tayo po ay malungkot at walang kagana-gana, okay? So ang gagawin lamang natin sa bigas na may bowl ay ating pong himas-himasin sa pamamagitan ng ating kamay, okay? Para yung ating energy, yung ating emosyon ay malipat dito sa ritual na ating gagawin dito sa bigas, okay? So himas-himasin natin yan mga ka-Jansky na parang siyang mga anak natin, di ba? Na parang, di ba yung pagmamahal natin, ganon. So ating siyang himas-himasin na may pagmamahal, ng taus-puso at ating pong banggitin yung ating mga kahilingan, okay? Lahat po ng ating mga kahilingan ay sa pananalapi, sa pag-ibig, sa mga problema niyo sa pamilya, sa mga health. Kung kayo po ay may mga pagkakautang sa inyong mga negosyo, ihiling niyo na po, okay? Himas-himasin niyo po ang inyong mabigas at pagkatapos ay hawakan niyo ito at kausapin niyo siya na parang membro ng inyong pamilya na meron kayo pinagsasabihan, di ba? Yung talagang pag may mabibigat tayong problema, may pinagsasabihan tayong tao. So ganun din, parang kausapin lang natin siya na normal na yung lahat ng inyong mga kahilingan, yung inyong mga problema ay masusolusyonan na mga ka-Jansky. Lahat-lahat. So lahat-lahat na ihiling niyo na, kayo na po ang bahala doon, okay, sa ating bigas. Pasensya na po kung wala po tayong mga gamit na kung wali imagination lang itong ginagawa natin. Dahil po, kasi meron po na akong nabasang comment dahil bakit daw wala akong mga gamit habang ginagawa ko to. Pasensya na po dahil as you can see, andito po kasi ako dito sa trabaho and dito lang po talaga ako sa trabaho, merong time na nakakagawa and late na po ako at night nakakagawa. So ito lang po talaga yung pinaka-convenient at
hindi po pwedeng maglagay ako dito ng mga kung anik-anik. So, bawal po. Para lang po ako makashare sa inyo, ay ginagawan ko po ng paraan, okay? Para everyday po meron po tayong upload. So, pasensya na po. So, at least nakakasunod naman kayo, di ba? So, ito na mga ka-Jansky. Pagkatapos natin sambitin ang ating mga kahilingan, ay ilagay po natin itong ating mga ritual na ito, ang ating ritual na bigas sa ating mga main door o sa ating mga front door. Ilagay natin ito sa likuran ng ating pintuan ng ating mga front door. Dahil ito po ay magsisilbing taga-akit ng ating swerte papasok sa inyong mga tahanan. Dahil ito po ay pinaka-importante dahil sa mga pintuan po natin na sa ating mga main door, ito po ay parang bunganga po ng ating kabahayan. Dahil dito po pumapasok ang swerte. So napakahalaga po niya na maglagay po tayo ng mga pampaswerte dyan, okay? Make sure na hindi po magagalaw yung ating lagay na bigas doon sa likuran ng ating mga pintuan. At habang gagawin natin yan, so nilalagay na natin mga ka-Jansky, dapat i-affirm na natin sa ating mga sarili ang mga swerteng darating sa ating buhay, okay? Palakasin po natin ang ating paniniwala, pagandahin po natin ang ating law of attraction na mangyayari po ang ating mga healing. At lagi ko po itong sinasabi sa inyo na itong mga paswerteng ito ay gabay lamang po at ang pinakamas mainam pa rin po sa lahat ng sekreto ng ang taong magiging matagumpay ka sa iyong buhay ay talagang gumawa ka ng aksyon, pagsisikap, maging positibo sa lahat ng bagay at pananalig sa may kapal at hindi po maglaon na talagang ang iyong gusto o ninanais sa iyong buhay ay talagang makakamit mo ito. Mga ka-Jansky, hindi man po ito agad-agaran. Maaring sa iba ay mangyayari po ang kanilang mga ninanais pero depende po yan sa tao. Kaya kung sa inyo po ay hindi po agaran, huwag po kayong mawala ng pag-asa mga ka-Jansky. At patuloy pa rin po tayong magsumikap, okay? Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Magkaroon po tayo ng mga patience at make it sure na meron po tayong ginagawa, okay? Huwag po natin hayaan na isalalay, hayaan na lang po natin, i-rely natin ito sa ating mga pampaswerte, okay? So dapat po magsumikap po tayo dahil po wala po ibang makatulong sa atin kundi tayo lang po ating mga sarili. At kaya po sinasabi ko sa inyo, manalig po tayo sa may kapal dahil po kung ialay po natin ito at tayo po ay makikipag-usap kay God, alam niyo po na in the morning, in the first thing in the morning, magugulat ka na lang po, meron ka ng bagong ideya na magkakaroon ka ng mga ideya, mga ka-Jansky, na bigla na lang lumitaw sa iyong isipin na, ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong gawin, di ba? So, gagabayan ka niya po at huwag kang mag-alala, huwag po tayo mawala ng pag-asa dahil ang mga problema ay kakambal lamang po yan ng ating problema, ng ating buhay, sorry. Kakambal na po yan ng ating buhay at wala na po tayong magagawa at isipin po natin, lahat ng ating mga problema ay may solusyon mga ka-Jansky. So, sa bawat hamon ng ating buhay, bawat po tayo ay nadadapa, tayo po ay bumangon at sa mga pagsubok na ating kinakaharap, pag ating po itong nalalagpasan, ay mas lalo po tayong tumitibay at mas lalo po tayong nagiging strong at kayang-kaya na lang po natin yung ating mga problemang darating sa mga susunod. Gagawin naman po natin ito sa araw na kung saan ito ay napakalakas sa araw ng Biyernes. Kung wala naman po kayong time sa araw ng Biyernes, pwede niyo po itong gawin sa araw ng Martes o di naman kaya ay sa full moon, okay mga ka-Jansky? At kapag ang inyong mga bigas naman doon ay kung gusto niyo palitan na kinakailangan ng palitan, eh pwede nyo po itong palitan, okay? At gawin nyo lang po ulit yung ritual na yun na ating ginawa at gawin nyo lamang ito sa mga oras, sa mga araw na aking mga nabanggit, okay? At kung kayo po ay may time bukas, pwede nyo po itong gawin bukas sa araw ng Biyernes, okay? Kahit ano pong oras mga ka-Jansky, okay? Pwede nyo po itong gawin. All mga ka-Jansky, kung nagustuhan nyo ang ating topic for today, ay pakilike na lang ang ating video. At kung kayo po ay mahilig sa mga itong usapin, ay pakacheck na rin po ninyo yung ating mga video at marami na po tayong mga naitampok na mga pampaswerte na yan, okay? Check na naman po dito sa ating channel. So maraming salamat mga ka-Jansky and I need to say bye now and see you again on our next one. Bye!